Welcome po ulit sa Ron Motor Repair. Ito po ang aming ginagawa ngayon, Wave 125. Bali, ang problema nito guys, ito papakita namin sa inyo. Bali, natanggal namin yung cover niya. Ang problema niya sa starter. Bali, hindi gumagana yung push start niya. So, yan guys, oh, wala. So, pagka mga ganitong problema, tuturuan na rin po namin kayo mag-test. So, gagamit po tayo ng test light. So, ayan. Talagay po natin doon sa may positive na wire niya. Tapos, yung isa, i-body ground lang natin. So, ayan. Hanap tayo ng may ground. So, ito sa tornilyo. Tapos, pindutin natin yung starter button. So, ayan guys. Umiilaw. Meaning, may kuryente yung pumupunta doon sa starter motor. So, kapag ganyan guys, may kuryente, itong starter ang tatanggalin natin para ma-check natin kung ano yung naging problema niya sa loob. So, ito 10mm lang naman yung mga tornilyo nito. Una natin tatanggalin yung ano, wire papunta dun sa starter motor. Yung pinaka-positive line niya. So, next natin itong 10mm dito sa ito, yung dalawang 10mm ito. Ito na yung holder ng starter motor natin. Itong dalawang tornilyo lang na ito. So, may wire pang isa guys. So, bali ground lang naman yun. Nakasama dun sa bolt niya. So, ayan, tanggal na. So, ito, medyo mahigpit ito. Kailangan nyo pong tukahan dun sa kabilang side. Ayan. Kailangan nyo siyang pukpukan ng dahan-dahan lang para lumabas siya. So, ayan, guys, tanggal na siya. So, check natin kung ano yung naging problema nito. So, guys, una natin natanggalin yung tornilyo niya dito sa taas, yung nut niya. Saka itong kanyang mga spacer. So, kagaya ng dating ginagawa ko guys, nagmamarking ako. Ayan. Lagyan ko siya ng arrow. Sabihin, yun yung harapan para pag-assemble natin, mas madali na. So, ito guys yung pantanggal ko. Improvised lang kasi, alam nga nga yung size nito, 7mm. Luwagan ko muna siya. Tapos tatanggalin ko na yung ipit ng vice grip. So, pagkaganyan, madali nating pihitin to. So, ayan guys, natanggal natin yung bolt niya. Ayun, kita na. Carbon brush, guys. So, ito, para mas makita nyo. Iyaksan natin yung flash natin. Ayan, putol na siya, guys. Tapos yung isa, pudpud na rin. Talagang hindi nagagana yung starter motor natin ito. Tapos nakita nyo, sobrang dumi niya. Ayan o. Dahil yung mga carbon na napudpud. So, tanggal natin yung mga washer niya. Tapos, hiwalay natin lahat kasi ano, dilinisan natin ito. Ito yung armature niya. So, good naman silang lahat. Yung carbon brush lang talaga. So, ito guys, tanggalin mo natin yung plate. Para matanggal natin yung negative na carbon brush niya. So, ayan, tanggal na. Puro Phillips screw lang naman ito.
So ito na yung plate niya, guys. So ayan, mga washer. Ito yung positive na carbon. Ayan, yan yung naputol na eh. So ayan, pagsamasamay lang natin yung mga piyesa para pagbabalik, medyo madaling maghanap. So ayan, dalawang washer, mga bolt niya. So ayan, okay. Ito guys, oh, nakita nyo, pudpud na siya. Overuse. Ito yung naputol na kanina. So guys, dahil sobrang dumi, mas minabuti naming hugasan na lang ito ng gasolina para matanggal lahat ng ano niya, yung mga napudpud na carbon. Busing lang yan niya, di ba? Kasi pagka mayroong mga gano'ng alikabok, makakalas din po ng ano yun, contact sa starter motor natin. So yan guys, bali gasolina yung ginagamit namin pang hugas ha. So kung may option kayong iba, pwede rin naman yun, degreaser. Huwag lang yung masyadong matapang, yung mga petrol base, mga ano tawag nila dito sa iba, parang sabon lang yun, pwede rin yun kung ayaw nyo ng gasolina. Pero ito yung pinakamabilis na ano, pang hugas gasolina. Saka makita nyo kagad yung effect, tanggal kagad siya yung mga dumi. So yan guys, nahugasan natin. Next natin, hahangin na naman natin siya para tuyong-tuyo siya kagad bago natin i-assemble. So ayan, medyo talaga makikita nyo, malinis na malinis siya, saka tuyong-tuyo kagad pagka hinangin na natin. So ito yung kakabit nating carbon brush guys, bali original naman ito. So ito, ready na tayo. Assemble na natin. Ganun pala kataba yun. So ito na lang unahin natin guys, yung kanyang carbon brush, yung positive. Lagay lang natin dito sa kanyang holder. O, ito yung pinaka-guide niya guys eh. So plastic siya. So kaya siya plastic para hindi mag-ground. So yung body kasi natin ito, yung sa starter motor natin, puro ground siya lahat, guys. So i-align lang natin. Sisiguraduhin lang natin hindi sasabit yung bolt na to dun sa body. So yeah, may o-ring siya, yung ina-align ko. Kailangan di siya sumabit sa body ng starter motor kasi pag sumabit yan, guys, grounded kagad. So ayan, lagay natin yung mga washer niya. So yung mga washer niya po, non-contact yun. Parang ceramic siya. So para maiwasan natin yung pag-grounded, yun po yung purpose nun. So higpitan natin, alalay lang po ang higpit nito kasi
pwedeng mabasag yung ceramic. So next natin, lagyan natin yung ceramic din na sa pen. Sa pen ito guys, para bali dito nakatungtong yung carbon brush natin. So ganoon din, ceramic din siya para hindi ano, hindi mag-contact dun sa negative or para hindi mag-grounded. So ito yung base, tapos lagyan natin yung tornilyo. So bawat isa yan guys, mayroong washer na maliit. So medyo ingat lang tayo at saka tiyagaan kasi maliit nga. So ito yung kanyang screw, pati screw maliit din eh. So nating tornilyo yung base niya. So next natin guys, ito na yung negative na carbon brush. So lagyan natin yung kanyang washer, tapos ito yung bolt. Lagyan natin tong negative na carbon brush. So ito, kailangan tong carbon brush naman na negative, nakasayad siya sa ground or dun sa body. Kailangan nakakontakt siya dun. So bali nakatornilyo na siya sa body, nakakontakt siya dun. So linisan lang natin yung armature niya. So lagyan natin yung kanyang mga washer para hindi natin makalimutan. So next natin yung spring. So dito guys, kailangan yung mga dalawang taong gagawa nito kasi kailangan may mag-i-stop ng isang carbon brush. So dito makikita nyo naman po kung paano. So ipupwesto lang natin tong isa. Kahit pwede lang unahin nyo kung saan kayo hiyang. So igagayit lang natin siya dun sa holder. Ayan, then pagpasok, i-stop natin siya nitong maliit na ano, DIY namin, yung rayos lang ito eh. So ayan. Ayan, ganyan po. Didiinan niya lang para hindi makawala dun sa pagkakasoksok. Kasi pag binitawan niya yan, itutulak ng spring yan. So dito sa kabila, ganun din po. I-align lang natin. Spring, tapos salpak natin yung carbon brush. Mahirap lang pong magpwesto. Kasi gawa nga ng maliit. So ayan guys, naipasok natin. So next na itong armature. So ayan, pag pumasok na siya, pwede nyo nang bitawan. I-align lang po natin yung mga wire para make sure na hindi nakasabit dun sa frame niya. So check natin yung ikot. So okay naman siya. So next natin, ito na yung pinaka body niya, yung magnet. So ito po yung kanina yung minarkingan ko. So hahanapin lang natin yung arrow. So ayun, yun po yung harapan. So nakita nyo po, kung wala tayong nilagay na arrow, mahihirapan tayong i-distinguish kung nasaan yung harap o yung likod. So ayan. Bali may guide naman to guys. Yung sa nilagyan ko ng arrow, may guide rin siya doon. Pagtatapatin nyo lang siya. So next natin yung cup na. So ito may washer pa siya. Tapos salpak. Ganun din guys, may arrow din to. May marking pala siya. Kung saan ako naglagay ng arrow, nandun rin po yung marking niya. So next na natin tong kanyang bolt. Pag po hindi nakatapat kayo sa guide niya, yung sa marking, hindi nyo po mailalagay yung bolt. Hindi po yan tatama dun sa kanyang thread. Kaya po kailangan sundin natin yung guide. Yun po yung purpose ng guide. So ayan po, nabuo natin yung tong starter motor. Te-testingin na lang natin. So kung kaya nyo pong testingin o kung kaya nyo pong gawin, pwede naman subukan. Lagyan natin yung isang nut nya. So ito guys, testingin natin sa battery kung gagana itong ginawa natin. So ito po, capacitive yung may tornilyo, tapos yung body po nito ground na. Ayan po,
So functioning. Sakto, swabe. So time na po para ibalik na natin. So ganun lang guys, ihalin lang natin, galaw-galaw lang ng konti. Tapos tulak, dahan-dahan lang. Ayan, medyo nakapansin nyo, nahihirapan siyang ibalik. Yun, pasok din. Medyo galaw-galaw lang po kayo, kaya ano, side-side, left-right, left-right, hanggang tas samahan nyo ng tulak. Papasok din po yan. So, itlagay na po natin yung kanyang bolt. So medyo mahirap kung tanggalin yung dito sa kabilang side kasi pikado siya or sakto-sakto lang dun sa ano frame niya kasi nakasabit. So higpitan natin to guys, medyo mahigpit dapat dito para walang palag yung starter motor natin. So ito na po yung positive line. So ganyan ang pwesto niya. Usually to guys, may kapa to. Kaya lang syempre, alam niyo naman, medyo luma na yung motor. Mukha lang bago to, pero bago kasi yung mga kaha, pero luma na po ito. So testingin natin. Limutan yung spark plug cap. Ayan, medyo matigas po kasi talagang i-start kasi papakita namin sa inyo mamaya kung bakit ganun. So ayan po, functioning na siya. Okay naman, testingin natin ulit. So ayan guys, okay na. So ganun lang po mag-check ng starter motor dito sa Wave 125 pati po magpalit ng carbon brush. So guys, ito po pala yung reason kung bakit parang sumasablay siya minsan. Bali malaki po kasi yung block niya, naka 57 mm. So hanggang dito na lang po at maraming salamat sa panunood. Doon po sa mga hindi pa po nakasubscribe, pa-subscribe po ako para po updated po kayo sa mga paparating po pa pong video. So maraming salamat po sa panunood nyo. Bye now.